ไปหางัดthen tanggalin na po natin itong ating papel. Guys, magandang araw. Welcome to Elmer Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Ngayon po dito sa ating video ay magagawa po tayo ng magtatatak po tayo ng t-shirt gamit po ang sublimation. Sublimation process po ito at ito po ang t-shirt na lalagyan po natin. Kasi plain na plain naman po yan eh. Ayaw ko naman pong magsuot. Pagka plain na plain po yan, parang white oh. White na white naman talaga. So lagyan po natin ang tatak at ituturo ko po sa inyo kung paano po ang settings na ginagamit ko para po sa ating sublimation at saka kung ano po ang tamang settings para sa ating heat press at syempre ang gagamitin po natin ay ating Epson L120. Kung kayo po merong Epson L120 printer ay pwede nyo po magamit na pang negosyo. Lagyan nyo po ng sublimation ink and then pwede nyo pong magamit sa pag-sublimate ng ating pong mga t-shirt. So tara, umpisa na po natin. So ayun mga kaibigan, meron na tayong magagamit na design dito kasi na-edit ko na naman po yan. Ilalagay po natin dyan sa ating t-shirt. Nga pala mga kaibigan, baka bago ka pa lang po dito sa aking channel, please po pakiclick ang subscribe button at pakidami na po notification bell para po updated po kayo sa mga ina-uploads ko pong videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. So ito po ay nakatagilid itong isa kasi bala ko po ilagay na lang ito doon sa likod sa may batok na part ng ating t-shirt. So ayan, lalagay na po natin. Ipiprint natin mga kaibigan. Ito po yung ginagamit ng sublimation paper. Pagka po magsasublimation process po tayo ng ating pong mga t-shirt. Meron naman pong ibang brand nito. Bahala na po kayo kung ano po yung sa tingin niyo okay. Para sa akin po ay okay naman po ito. Kaya ito na lang yung ginagamit ko. So ilalagay na po natin sa ating printer. So ayan mga kaibigan, ilagay ko na yung ating sublimation paper dito sa ating Epson L120. Okay, ngayon iprint na natin ito. Control P tayo. Control P. Tapos ay piliin natin yung printer na sublimation. Ayan. Then page setup tayo. A4 size po kasi yung ating papel. Kaya A4 yung ilagay natin. So dito, ihigo na lang yan. Sagad. Tapos naka-landscape. Tapos dito, ang pinakamahalaga mga kaibigan, pagka gagawa po kayo ng sublimation, more option, kailangan po naka-mirror image po yan. Kung gusto nyo high speed or kung gusto nyo ayaw, pwede nyo naman pong alisin yan. Okay. Kasi okay po natin. Yan. Ganyan na po kalalabasan yan. Then, click natin yung print. Proceed. And then, print. Yan. Nag-print na yung ating printer. Baligtad po ang sulat niyan. Kaya pagka po magaganyan, huwag po kayo magtataka kung bakit baligtad. Ganun po talaga ang kalalabasan niya. Sintayin na lang natin matapos. So ayan, malapit na matapos. Mga kaibigan, medyo dito po kasi sa paggagawa nyo ng sublimation na ganito, medyo maarte po kasi yung ink natin na ganyan. Minsan nagkakaroon ng amos-amos yung pagpiprint, nakakapanghinayang. Minsan matatapos na yung pagpiprint mo. Magkakaroon pa ng dumi. So sana hindi naman magkaroon ng ganun na problema para maitatak na natin sa t-shirt natin ito. Ayan, matatapos na. Sana ay maging successful. Kasi nanghihinayang ako sa sublimation paper pagka po nagkakaroon ng dumi. Kasi yung magiging dumi po ng ink dyan, hahawa po yun sa damit natin, lilipat din po yun sa damit. Okay mga kaibigan, okay na ang print natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, tinyo, nagkaroon ng amos dun sa tabi. Buti na lang, dulo na lang siya. Kasi kakat na lang natin yun dun para wag siya humawa dun sa ating damit. So tara, atin na po siyang ilagay sa damit natin. Okay mga kaibigan, ito na yung pinarint natin. Naputol yung ating pagbablog kasi may nagpagawa ko ng PVC ID.
So ilagay ko rin po yung link niya dyan. Baka po gusto nyo rin pong matutunan or gusto nyo rin pong panoorin, na andyan po, ilalagay ko rin po dyan. Tinuro ko rin po kung paano po gumawa ng PBC ID. So ito po yung sinasabi ko nagdudumi na part. Ayan, ito, ayan. Cut na po natin. At para mapadikit pa sa damit natin ay nakaw, sumama pa. Maganda na eh, sumama pa. Tsaka ito mga kaibigan, ito, ito yung sinasabi ko na ilalagay ko doon sa likod ng ating t-shirt. So ikat na rin po natin yung ating sublimation paper. Kaya po, ganyan na lang. Sayang naman eh, diba? So ayan, tsaka ito, tara, atin na po siyang i-heat press. So ayan mga kaibigan, binuksan ko na itong ating heat press machine at ipapakita ko po sa inyo yung settings na ginagamit ko. Ito po ay nakadepende po sa inyo, sa inyo pong mga heat press machine, kung ano po yung settings na babagay po sa inyo pong mga isasabli. Okay, ito po ang settings na ginagamit ko. Set po natin yung ating temperature. Temperature natin is up natin sa 195. And then ito pong ating time ay lagay natin ng 15 seconds. Tapos set natin. Tapos intayin lang natin siya uminit. And then heat press na tayo. So ayan mga kaibigan, uminit na yung ating heat press machine at umulan na po. Napakalakas ng ulan. Repress lang po natin ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga kaibigan, lagyan natin yung ating design. Sipatin na lang natin kung gitna na. Ito po ang kahalagahan, kaya po dapat naka-mirror image yan. Kasi pag hindi po naka-mirror image yan, pag inilagay nyo pong ganyan, magiging baligtad yung tatak ng t-shirt natin. Kaya ang pag-print po is naka-mirror image po talaga. So, sipatin na lang natin yung gitna. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay na yan. And then, natin na po siyang fitting. Nagigitla ako, nakulaw. Okay. Angat. Then, tanggalin na po natin itong ating papel. So ayan mga kaibigan, nandito na po yung ating damit na nilagyan po ng tatak gamit po ang ating sublimation process. Okay, hanggang dito na lang. Sana po kayo natulungan itong aking munting tutorial. Ingat po kayo lahat. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye po and God bless po.